Kamusta mga ka-AAP? Welcome sa another Axie Infinity video natin. Ako nga pala si Carl Jolies at nandito kayo ngayon sa aking YouTube channel. At kung bago lang kayo dito sa aking channel at AAP, tips and strategies ang hanap mo ay bagay na bagay sa'yo ang channel na ito dahil tuwing gabi, alas 6 ay nag-a-upload ako ng mga AAP videos na pwedeng makatulong sa'yo para manalo ka sa arena. Kaya naman mag-subscribe ka na at i-on mo na rin ang notification bell para updated ka pag may bago akong video tulad nito. At maisingit ko lang na ang kaibigan nating Heather Glade ay nagpapa-giveaway ng mga scholarship. Pwede mong i-check yung comment natin na nakapin dito sa video na to para makasali. Yun nga, bago tayo magsimula, gusto ko munang magbigay ng shoutout sa ilan sa mga viewers natin. Shoutout po dito kay Lawrence Enrique, kay Smarty Good Vibes, kay Juliana Piano, kay Justine Lagindab, at dito kay KM Bricks TV. Shoutout din po dito kay Precious May Castro, kay Melo Carlo Boyore, kay Romer Rubio, kay Giancarlo Barosa, at dito kay Rodolfo Garde. Shoutout din po dito kay Neil Baluyot, kay Jan Alieba, kay Angelo, kay Eji Kaba, at dito kay Rain Bautista. Shoutout sa inyo guys, thank you sa inyong suporta. At sa mga gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa ating comment section. Yun nga guys, paalala ko lang na hindi ako professional at hindi ako magaling sa paglalaro ng Axie Infinity. May mga AAP strategies lang ako na nalalaman na gusto kong i-share or ibahagi sa inyo. Nang sa ganon ay makatulong na manalo kayo sa arena at tumaas ang MMR kahit papano. Kaya naman relax lang kayo dyan, manood lang kayo, sana mag-enjoy kayo at syempre, sana may matutunan kayo. Tara! At eto na nga guys, AAP ang ating team at makakalaban natin si No One Can Beat Me Except for Aqua Bird Termi. Grabe oh. Sa madaling salita, hindi daw siya matatalo ng AAP at ang team niya dito ay Beast Aqua Plant. Okay, check cards muna tayo. So naka-poofling siya, no? So ang discarte dito guys, puro likod yung titirahin ng beast na to. So ano ba yung strategy pagka ganito yung kalaban natin? So sa first round, dating strategy lang natin, ano? Pagka may available tayo na pang-steal energy sa ating plant ay gagamitin natin yan. Sa first round, ano man ang mangyari, gagamitin natin yan. Kung mag-skip siya, ede very good. Pagka naman hindi, okay lang din. At least, yung strategy natin yung masusunod dito. So enter na natin. Tingnan natin kung ano ang magiging istorya ng ating round 1 dito. Medyo mabagal lang tumira yung kalaban natin. Siguro streamer siya or baka nag-iisip siyang mabuti. Wait lang natin siya. So eto na nga, after 10 years, nilabas din niya kung ano ititira niya. So tumira yung kalaban. Okay, na-steal natin yung dalawa don. Okay, gumamit siya ng free card at isang vegetal. Ibig sabihin, pareho lang kami dito ngayon na 3 energy sa round 2. So dahil pareho lang kaming 3 energy, safe pa dito na mag-pass lang ako, ano? Kasi guys, itong kalaban natin, yung beast na to, ang plano niya talaga dyan, yung titirahin niya, yung nasa likod natin, ano? Pag nag-poofling na yung aqua niya. So kailangan niya ng maraming energy don at cards. So skip muna tayo dito, tamang ipon lang din tayo ng cards at energy kapareho niya. So ayan, pareho lang kami ditong nag-skip, ibig sabihin pareho na kami ditong 5 energy. So dahil 5 energy niya na, pwede niya nang isagawa yung plano niya na mag-poofling tapos tirahin yung mid natin. So dito kailangan na nating kumombo, no? Kailangan na nating mapakinabangan yung cards nung mid natin. Syempre yung tail slap magamit natin bago pa mawala yan. Possible kasi na ganun na yung gawin ng kalaban natin. So i-burst na natin yung plant. Okay, so ubusin na natin yung energy natin dahil may magiging naman tayong tail slap mamaya. So yan yung magiging galaw natin dito sa round 3. So enter na natin. So eto na nga guys, pre-card lang yung ginamit ng plant niya dito, okay? So 55 lang yan. Mababurst naman natin siya. Ang kaso, mukhang nag-poofling na nga to. Tapos mababurst na ata yung aqua natin sa gitna dito. So mababurst na natin tong plant. Eto na yung sinasabi natin, poofling. Tapos nag-gain pa siya ng isang energy dyan. Tapos 4 cards mula sa beast. Naku po, sakit niyan. So mababurst na to. Okay, ginamit niya naman yung ano niya doon, naka 5 energy siya doon, kaso naka tail slap siya, so may babalik na isa. Ibig sabihin, meron siyang 3 energy ngayon.
So pareho lang naman kaming 3 energy. Ano ba yung pwede nating gawin pagka ganito? So nakita natin na naglabas na ng mga baraha itong beast niya, no? Possible na mag-iipon ulit ng cards diyan. Or kung swerte siya, meron na ulit siyang cards diyan. Nag-enter lang ako dito kasi wala namang magagawa yung 3 energy natin sa aqua niya. Medyo matigas yung aqua niya, no? 430, 2000 ang tataas pa ng shield. Pero yung kalaban natin dito, guys, yung 3 energy niya ginamit ulit ng beast. So wala nang cards tong beast na to, ano? Pero napalastan dyan naman yung plant natin. So 2 energy na lang tong kalaban natin, ano? Pero may poofling kasi to, eh. 100 yung shield nun. At pag nag 100 to, kahit i-4 cards natin sa aqua natin to, hindi natin kayang i-burst yan. So dito, nag-pass lang ako. Hinayaan kong siya yung bumasag nung last stand nung plant ko. So ayan, nilabas na niya yung isa niyang poofling. Pero tabla lang yung energy niya doon kasi nakakuha din siya sa tail slap. Ibig sabihin 4 energy to. At etong aqua na to, guys, ay napakakunat. Pero kahit na alam nating makunat to, wala na tayong choice kung hindi tumira. Kasi pag hindi pa tayo tumira dito, ay lalo tayong mahihirapan. So ilaban na natin to, gamitin natin yung mga high damage natin. Wish na lang natin na sana mababa. Kaso eto, 100 possible nakabunot ulit siya ng poofling, ano? Hindi natin to mababurst, guys, kasi 432 yung buhay ng aqua niya, eh. Pero kung 420 lang yan, mababurst sana natin. So yun nga, ano, nakabunot ulit siya ng poofling doon. Ibig sabihin, 4 energy siya, isa lang yung nabawas, merong 3. Tapos may madadagdag na to ngayon, meron siyang 5 energy. So dito, hindi maganda yung sitwasyon natin dito kasi pwede na tayong i-4 cards nitong beast kung meron siyang 4 na cards na available. Pero dahil inuubos nga niya kanina yung cards niya, kung napansin nyo, puro tira yung ginawa ng beast niya, humiling na lang sana tayo dito na sana hindi pa tayo ma-burst dito. So dito, possible na yung cards niya nasa aqua kasi puro poofling lang yung nilalabas niya dito, ano? So dito, kahit 2 na lang yung buhay niyan, 3 energy pa din yung gagamitin natin. Bakit? Baka kasi mag-shield tong aqua, at the same time, kailangan din nating maglagay ng shield. Ang kailangan lang natin ma-secure dito ay makapagtira tayo ng 2 energy, tapos may 2 energy tayo next round. Kung mabubuhay pa tayo, meron tayong 4 cards at kaya nating makipagsabayan sa beast. I mean, 4 energy, ano, para ma-burst natin beast. So, eto na nga yung sinasabi ko, ano. Dito, marami siyang energy, pero ang problema niya ay wala siyang available na card siguro. Actually, kahit i-4 cards niya tayo, ay bitin pa rin yung damage kasi 178 pa yung natitira sa atin. No? Hindi kaya ng beast card na mag 178 sa aqua. Maliban na lang kung magki-critical, at dito nga, na-comeback pa natin to. So dahil meron tayong dalawang orandang available, which is mataas yung damage, ilalagay na natin yan. Ano? So pag ito, nag-shield lang ng mababa, ay panalo na tayo. So 180, dito kinabahan pa ako kasi akala ko magla-last stand. Pag kasi nag-last stand to, guys, 3 tira pa yung maititira niya. Pero buti na lang, kahit 98 na lang to, hindi na nag-last stand sa 158. At yun nga, guys, na-comeback pa natin yun. Panalo na talaga siya dun, guys. Ewan ko lang kung bakit hindi niya ginagamit yung mga aqua niya, no? Puro poofling lang at saka tail slap ginagamit niya dun. So ang aral lang dito, kahit parang agarabyado na kayo or parang lugi na kayo, ipatuloy nyo pa rin yung laban dahil may potential na makambak nyo. At yun nga, tara sa ating second game. At eto na nga, guys, welcome sa ating second game. AAP ang ating team at kalaban natin dito si Team 5A. At ang team nga niya dito ay BBP, guys, pero merong aqua stock yung kanyang plant, ano? So check cards muna tayo. Ayan, o, ganda ng kanyang plant. Tapos ganda rin ng beast. Tapos yung bird niya merong dark swoop. So napakasakit din ng team na to. So ano ba yung strategy pag BBP ang kalaban? So pagka ganito ang kalaban, guys, be aggressive, ano? Swerte yan na lang dito pag may aqua stock agad yung plant. Pero dapat talaga first round pa lang unahan nyo na tong plant na to. So dito, swerte tayo dahil wala siyang aqua stock. Makakagain pa tayo ng isang energy, madadamagean pa natin yung plant niya. So 3 energy tayo, mamayang round 2, yung kalaban natin dito ay 5 energy, pero mababa na yung HP ng kanyang plant. Ano yung gagawin natin dito? So dire-diretso pa rin natin to, ano? Huwag tayong matakot sa aqua stock dahil mababa naman ang HP nung plant na to. Ubusin natin yung 3 energy natin dito, ipagpatuloy lang natin na i-burst yung kanyang plant dahil yun talaga yung kailangan natin dito. So focus lang tayo sa goal. Sana na lang wala pa tong aqua stock ngayon. So yan yung magiging tira natin dito sa round na to. Enter na natin, sana walang aqua stock. At yun nga, 88 yung shield niya, pero hindi to aqua stock kasi 2 cards yung nilagay niya. Ayun, naglagay siya ng isang carrot. Siguro yung isa wooden stab, ano? So nasayangan siya ng isang energy doon kasi babalik lang yung ginamit niya doon sa carrot. So na-burst na natin yung plant niya.
Yung mission natin ay nagawa na natin sa early rounds, okay? Ang kailangan na lang natin gawin dito, pag wala na yung plant, ay mag-skip na lang tayo. Hayaan natin siyang tumira. So, 6 energy tong kalaban. Gumamit siya dito ng 4. Tingnan natin kung babalik ba sa ivory niya. Okay, pag hindi nag-critical, hindi babalik. So, hindi nag-critical, 4 yung nagamit niya na energy doon sa 6 niya. May natirang 2, plus doon ngayong round, meron siyang 4 energy. Same kami na 4 energy. Dito guys, pwede kayong mag-pass pag ganito yung sitwasyon, ano? Kasi matitira na yung bird eh. Pwede niya nang inoturn yung mid-aqua dito. Pero dito, naisip ko na itira itong tail slap at saka sweepscape. Ewan ko, nararamdaman ko lang na parang gusto kong itira. Pero minsan talaga, pinapasan ko na yung ganito. Ang isa pa nating problema dito, hindi pa lumalabas yung upstream natin, ano? Simula kanina, round 4 na, pero hindi pa rin binibigay. Paalala ko lang guys, na huwag nyong gagamitin sa early rounds yung upstream swim, ha? Sa bandang dulo ng laban nyo magagamit yan pag BBP yung kalaban nyo. So dito, nagpass yung kalaban, babalik lang naman yung nagamit nating energy doon. Okay, mababawasan lang natin beast, at sa wakas, dito sa round 5 ay ibinigay na yung dalawang upstream swim natin. Yung kalaban natin dito merong 6 energy, same sa atin, meron din tayong 6 energy, pero dito pwede ko nang inoturn itong beast niya, no? Bakit 4 cards? Baka kasi mamaya mag last stand pa, di baling sobra, wag lang kulang. Ang importante lang naman ay meron tayong 4 energy next round. Dito sa scenario na to, meron akong natirang 2 energy kung makikita nyo, tapos plus 2 ako mamayang round 6. Ako pa yung mauuna dahil gagamit ako dito ng upstream swim. Kaya all goods lang na magsayang ako ng energy dito sa round na to. So ayun nga, mabuburst na nung kalaban yung ating mid aqua. 3 cards lang ginamit niya doon, ano? So marami tong cards at marami rin tong energy. Pero 4 kasi yung energy natin at marami rin tayong cards. So malaki yung chance na panalo na tayo dito kasi hindi naman kayang mag-shield ng sobrang taas ng mga bird at ang iklipan ng kanilang HP. So sapat na sapat yung 4 na energy at 4 na cards natin para i-burst tong kalaban natin na bird. At yun nga, panalo na tayo dahil tayo yung unang titira. Yan yung importansya ng upstream swim. Dapat talaga sa medyo late game nyo nagagamitin ang laban yan, ano? Wag na wag nyong uubusin sa early rounds. Kasi sa bandang dulo ng laban nyo talaga, dapat maunahan nyo yung bird pagka 1v1 na lang. At yun nga, sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo dito sa ating video, ano? At kung gusto nyo pa ng maraming AAP strategies ay bumisita lang kayo sa aking YouTube channel. Mag-subscribe na rin kayo at iyon ang notification bell para updated kayo. At yun nga, thank you at bukas ulit ng alas 6 ng gabi.